Niyo pa rin, mga kabataan, ang pag-asa ng Pilipinas. Maraming maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Bakit ba takot na takot sila na maging presidente si Bongbong Marcos? At bakit gagawin nila lahat ng paraan para hadlangan ang kanyang kandidatura at sirain ang kanyang imahe at ang kanyang pamilya sa publiko na walang habas nilang ginagawa sa loob ng mahigit 30 taon? Talagang may malalim na mga dahilan at ang mga ito ay kabaliktaran ng lahat ng mga impormasyong kanilang ipinangsisirang puri sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Pero bakit kailangan gawin nila ang mga malawakan at basidhing pang-brainwash sa mga Pilipino? Slander at gossip ang naging instrumento ng Diablo para maitago at hadlangan ang napakagandang plano para sa ating bansa. Ang Liberal Party sa Pilipinas at Democratic Party sa Amerika ay parehong mga galamay ng mga elitistang kumukontrol sa central banking system na sila rin kumukontrol ng mainstream media. Ang grupong ito ay ang tinutukoy ni Imelda Marcos na powerful force na humahadlang para hindi may pamahagi ang Wealth for Humanity na sinet up ni Diaz at Marcos sa World Bank noong 1950 at naging lehitimong property ni Marcos noong 1973. Lingid sa kaalaman ng marami, noong taong 1973 din, dineklara ni US President Nixon na aalisin ang gold back sa dollar. Mula 1973, ang dollar ay isa ng fiat currency at ito ang dahilan bakit ang salapi ay hindi na naka-value based sa wealth ng isang bansa. Sa pamamagitan nito, kinontrol ng Federal Reserve ang mga ekonomiya ng bawat bansa habang sila inaalipin sa pamamagitan ng utang or debt. Lingid pa rin sa kaalaman ng publiko ang Federal Reserve na walang tigil na nag-iimprenta ng mga dolyar na ipinapautang sa mga bansa ay hindi pag-aari ng Amerika, kundi ito ay pag-aari ng iilang mga elitistang pamilya. Ito ang dahilan bakit ayaw nila sa mga patriot leaders tulad nila Quezon, Magsaysay, Marcos, Duterte, Lincoln, Kennedy, Hussein, Gaddafi, Putin, Trump, at etc. Kasi ang mga ganitong leader ay malaking hadlang sa kanilang planong itayo ang New World Order. Si Ferdinand Marcos ay isang malaking hadlang sa kanila, kaya gagamitin nila ang kanilang mga galamay tulad ng mainstream media, Hollywood, Vatican, Big Pharma, Liberal Party at iba pang mga saklaw ng Committee of 300 para lang sirain siya dahil ang plano ni Marcos sa Pilipinas ay maging isang giganting bansa. Hindi lang yan, dahil sa mga gold ng Italiano Royal Family, World War II Yamashita, looted golds at mga kayamanang may pamana sa kanya ni Jose Antonio Diaz de la Paz, pati ang orihinal na titulo ng buong bansang Pilipinas ay inilagay ni Marcos sa legal na sistema upang maideklarang property ng sambay ng Pilipino ang mga kayamanang ito at hindi maangkin ng mga elitista. Ang Global Debt Facility ay pangalan ng isang trust account sa World Bank na kung saan pasikretong dineposito ni Antonio Diaz at Ferdinand Marcos ang milyong-milyong toneladang ginto at iba pang mga kayamanan upang maitago mula sa mata ng mga elitista. Ginawa ito ni Marcos hindi para nakawin ang mga kayamanang ito kundi para maingatan na hindi mapunta sa kamay ng mga masasamang grupo na gustong maghari sa mundo at itatag ang New World Order ng Antikristo. Naka-time deposit ito noong 1950 sa World Bank at sa loob ng 50 years, lahat ng interest ng mga kayamanang ito ay mapupunta sa sambayan ng Pilipino. Sa galit nila sa ginawa ni Marcos, naglunsad sila ng dilubyo ng paninirampuri kay Marcos gamit ang EDSA People Power at ang mga papit nilang si Cory Aquino at iba pang mga traidor na kaibigan upang mapagtakpan ang kanilang intensyon na makuha ang mga kayamanang ito. Si Marcos ang nagdala ng matinding kahihiyan at panlalait at pang-aalipusta sa kanya at sa kanyang pamilya dahil ang iniisip ay ang kinabukasan ng kanyang bayang minamahal. Tiniis niya at ng kanyang pamilya lahat ng paninirampuri para mapakinabangan ng Pilipinas ang mga kayamanang ito sa hinaharap. Nang mamatay si Antonio Diaz noong 1973, si Marcos ang naging sole legal owner ng lahat ng mga kayamanang ito at dahil inisip niya ang kanyang inang bayan, inilagay niya sa dokumento ang 70% ng accumulated interest ng mga gintong ito ay mamanahin ng People of the Philippine Islands pagkatapos ng 50 years.
Noong taong 2000, tapos na ang 50 years ng time deposit ng world's asset na sinet up ni Antonio Diaz at Marcos sa World Bank noong 1950. Taong 2005, matured na ang lahat ng accumulated interest ng mga kayamanan ito at dapat ay nairilis na ng World Bank sa Pilipinas mula noong 2005 pa. Matatandaan na si Imelda Marcos ay tumakbo sa pagka-presidente noong 1998, subalit gaya ng inaasahan, tinakot siya ng mga dilawan at sinabing dadaanak daw ng dugo sa Pilipinas kapag siya ang maging presidente. Ito ang dahilan bakit nag-backout siya sa eleksyon. Pilit itong inaasikaso at nire-request sa administrasyon na asikasuhin simula noong nag-matured ang Global Debt Facility account sa World Bank, pero hindi ito pinapansin ng mga dilawang mambabatas at ng administrasyong pinamumunuan ng mga galamay ng mga elitista. Salamat at may isang matapang na Rodrigo Duterte na nanalo sa pagka-presidente upang balihin at wasakin ang stronghold ng mga dilawan at oligarkong kumukontrol at nagpapahirap sa ating bansa at upang malangkad ang tunay na kulay ng Liberal Party at magising ang taong bayan sa buong katotohanan. Naniniwala ako na alam ng Pangulong Duterte ang tungkol sa kayamanan ito at tatandaan na siya ay nakipag-usap sa mga Marcos at sa mga lawyers ng pamilya Marcos tungkol sa kayamanan ito gaya ng sinabi sa isang press conference. Hanggang sa pagka-vice presidente ni Bongbong Marcos, nakapaghadlang pa rin ang mga ganid na kampo ng kadiliman sa pamamagitan ng pandaraya ng Smartmatic para hindi makaupo si BBM kasama ni President Duterte. Alam kasi nila na ang vice presidente ay one step away para maging presidente si Bongbong Marcos, kaya sinabi ni Noynoy Aquino noon na gagawin nila lahat para hindi makabalik ang Marcos sa Malacanang, lalo pat paulit-ulit na sinabi ni Duterte na kapag manalo si BBM sa kanya ang electoral protest, willing na siyang bumaba. Ito ay dahil alam ni Duterte ang kapasidad at layunin ng pagbabalik ng Marcos. Ang hindi nila alam sa ginawa nilang pandaraya kay Bongbong Marcos, lalo lang nila binigyan ng kapangyarihan at inspirasyon ang taong bayan na lalong iluklok ang Marcos sa Malacanang. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit takot na takot silang makaupo si Bongbong Marcos sa pagka-presidente ng bansang Pilipinas. Number 1, lalabas ang katotohanan tungkol sa Global Debt Facility ng World Bank at IMF na ito pala'y property ng Pilipinas na sinet up ni Marcos. Number 2, mai-implement ang Marcos Humanitarian Program sa Pilipinas. Magpapatayo ng mga libreng pabahay para sa mga Pilipino at iba-iba pang programa na magiging dahilan ng pagkawala o paghina ng negosyo ng mga oligarko kung nagpapabayad ng hasilat sa malalaking halaga. Number 3, magpapatayo ng mga sariling pabrika, bubuksan ng mga plantang nuklear, magpapagawa ng mga dam at hydroenergy facilities, mga ultra-modern infrastructures tulad ng mga bullet train, etc., etc., at iba pang mga technological advances na kung saan hihina ang negosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas na kasabot nilang nakikinabang sa mga pangaalipin sa mga Pilipino. Number 4, pamamahagi sa mga magsasaka ang mga lupaing pangsaka at agrikultura, ihina ang pag-angkat ng mga bigas mula sa ibang bansa dahil tatangkilikin ang sariling produksyon sa bansa na siya namang ilgalulungkot ng mga negosyanteng oligarko na kasosyo ng mga dayuhan. Number 5, pati mga tribal groups ay pag-aarali ng libre mula elementarya hanggang kolehiyo sa kasama ang lahat ng mga Pilipino maging sa mga syudad kahit walang pangmatrikula. Number 6, hihina ang kita ng mga business owners sa Makati na pinaghaharian ng mga elitista dahil magiging fully sustaining ang bansa dahil sa regular na pag-release ng trilyong-trilyong-trilyong pondo mula sa mga interes ng mga ginto ni Marcos na lumaki na nang lumaki sa loob ng mahigit 60 years mula noong 1950 hanggang year 2000 hanggang ngayon. Number 7, lalakas ang value ng Philippine pesos dahil magiging gold backup ang pera natin at hindi na tayo didepende sa US dollar kung saan wala naman itong backup na ginto. Mapipilitan ng Federal Reserve na magdeklara ng bankruptcy dahil mahihigitan ng value ng Philippine currency dahil sa value nito na may katumbas na ginto. Kung magkataon, babagsak lahat ng bansa at ekonomiya na nakadepende sa dolyar at hihina ang value ng stock market at mapipilitan ang iba't ibang bansa na makipag-tie up sa Pilipinas dahil mawawalan ng value ang kanilang mga currency na back up ng debt or utang lang imbes na ginto.
Number 8, natatakot sila na ma-implement ang last will and testament ni Marcos dahil wala nang maghihirap na mga Pilipino at mawawala ang oligarchic system sa Pilipinas kasi pantay-pantay na. Wala nang elitista at wala na ring squatter, kundi lahat ay magiging totoong maharlika sa pamumuhay. Number 9, mawawala ng kapangyarihan ang mga banyagang nagahari-harian sa mga lupain ng bansa. Number 10, babawiin ang lahat ng mga property ng gobyerno na pinagbebenta ng mga Aquino at Ramos sa mga elitistang mayayaman tulad ng electric and water firms. Dahil dito, baka pati kuryente at tubig ay wala ng bayad at kung meron man ay napakaliit na for maintenance purposes na lang. Number 11, malalaman ng buong mundo officially na ang lahat pala ng bansa pati Amerika ay umaasa lang sa ginto ng Pilipinas dahil alam nila na ang Central Bank of the Philippines hindi pa ako Central Bank sa pag-release ng fund for welfare of the nation. Number 12, mapapatunayan na lahat ng mga akusasyon sa mga Marcoses about sa sinasabi nilang ill-gotten wealth ay hindi naman pala totoo dahil sa publiko ng huling abili na testamento ni Pangulong Marcos. Number 13, magiging mas makapangyarihan ng Pilipinas kaysa sa Amerika at pati mga karating bansa nito sa Timog Silangan at sa Asia ay hindi nadidepende sa dolyar kundi sa Philippine currency na. Number 14, ang ekonomiya ng Pilipinas ay papailang lang na parang agila sa sobrang taas sa pamamayagpag na kahit walang foreign investors or external trading na magaganap ay hindi maghihirap o babagsak ang ekonomiya ng bansa dahil magiging self-sustaining ito kapag binuksan na ang wealth for humanity na kung saan 70% nito ay pakikinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Kaya kung ikaw ay totoong makabayan at mahal mong Pilipinas at gusto mo tayong maging isang makapangyarihang bansa sa buong mundo, piliin mo ang Marcos at iupo mo sa Malacanang sa pamamagitan ng iyong sagradong boto. Huwag na tayo papayag na mahadlangan uli ito katulad ng ginawa nila kay President Ferdinand Marcos noong 1980s. Kailangan natin ng isang leader na tatayo bilang tunay na leader at hindi lang basta ordinaryong politiko na nababayaran ng pera. Si Bongbong Marcos lang ang senador na hindi tumanggap ng PDAF noong money noon. Diyan pa lang makikita mo na hindi siya bayarang tao na kayang bayaran ng ang prinsipyo. Siya ang magpapatuloy sa mga proyekto ng kanyang ama at karapat-dapat na tatayong leader pagkatapos ni President Duterte. Kaya mga kaibigan, i-share nyo ang video na to, ikalat ninyo, idali nyo sa lahat ng mga kaibigan, kamag-anak ninyo at mga mahal nyo sa buhay para malaman nila ang buong katotohanan. Tandaan nyo, atin ang bukas, tayo ang Filipino future.